Minsan na tayong pinakilig ni Ron Angeles bago pa siya nag-trending at sumikat sa BL series. At ngayon, sa kanyang pagbabalik, kakaibang Ron Angeles ang makakasama natin. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at wafu, WTFU! Paano mo maipapakita ang naiinitan at nasasabi? Wait lang, ayusin ko lang. Baka ano... Action! Dito na ayusin ko! Charot! Usually, Junjun ang tawag nila sa alaga nila, ng mga boys. Ikaw, anong tawag mo? Anong pangalan mo sa alaga mo? Saan bansa ka raw dadalhin? Sa US. Wow! Ang taray! US. Meron ka ng ano, pinaasa. Charot, meron ka ng sabi mo, sige game. So, sanay ka na makipag-eksena sa mga kapwa lalaki? Sanay na ako kasi yung... Anong kaya mong ipakita sa isang proyekto? Hanggang saan ang kaya mong ipakita? Siguro kaya ko ipakita yung buong katawan ko. Okay, paano ka naghahanda? Bilang pang-apat mo na yan, na ang eksena mo ay kapwa mo lalaki? Actually, kasi pag... Mas ano, naghinahanda ko yung sarili ko, ano, kinuklose ko sila. Ka pa nag-BBL series, hindi ka ba naapektuhan, halimbawa sa mga masiselang eksena? Bago ang lahat, gusto nating pasalamatan si Florante na 7 months ng Platinum member. Maraming salamat naman sa iyo dahil dyan, i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Walong nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Beckys. Ang nakakayanig sa sarap, Hubadero Academy, ang sexy actor reality search ng WTFU. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga hunks. At iba pang mga reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng mga bading. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang join button. Pwede rin sa aming Patreon account. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon ang nagbabalik na si Ronnie Ricketts. Charot. Kaya alam mo si Ronnie Ricketts. Grabe naman. Si Ron Angeles. Kamusta ka naman, Ron Angeles? Okay naman po. Tagal natin di nagkita. Dalawang taon din yun. Oy, bilang na bilang. Marami na nagbago. Parang kahapon nandito ka lang sa bahay. Oh my God. Alam nito si Ron, may pagka-plastic din eh. Sa Makati ba yan? Sa Makati yan? Yung... Nakaewok sa'yo. Oy, Ron Angeles, ang payat mo ha? Ano yan? Dala ng ano yan? Wala, nagpapapaya talaga para mas marami tayong project na... Wow. So, gym-gyman ka dyan. Diet talaga. Pinamahalaga. Kasi natatandaan ko doon, nung 2 years ago, kung 2 years ago man yon, nagjubad ka pa noon, di ba? Baby-baby ka pa noon. Tsaka laki pa ng mukha ko noon, parang laki ng pisngi ko. Oh, pero cutie pie ka naman. Hanggang ngayon naman, cute ka pa din. Oh, in fairness naman. Kaya ano, nakita kita kahapon? Oh, sabi ko, wow! Wow! Partita gabi pa yun, ha? Nung pumunta ka sa bahay, sabi ko, ay, wow! Partita gabi pa yun. Ikaw yung nagtitrend dati, di ba, na ano, yung food delivery service. Meron pa ba nun? Meron pa rin po. Actually, magtatayo na ako ng resto ko sa Valenzuela. Wow, iba rin naman. Saan kita dun, ha? Baka wala kayo dun. March 7. Okay. Anong specialty ng restaurant? Siyempre, yung manok. Manok ko. Gano'ng kalaki yung manok? Malaki yun, eh. Sige, imuestra mo, gano'ng kalaki? Medyo klase kasi yung manok namin, eh. I mean, ano siya, may breed yung manok, so... Medyo malaki. Mo, gano'ng kalaki?
Manok na ano ba? Binibenta ko yung manok ko. Yung manok mo? Yung manok mo? Teka lang, yung manok mo ba hindi binibenta? Hindi ko alam eh. Hindi ko pinopor sale yun eh. No, I'm sure may bumibili. May bumibili ng manok. Gano'ng kalaki ng manok? Ah, siguro yung mga manok namin, siguro pag ano, mga ganito yan. Ah, ganyan. Gano'ng kataba yung manok? Manok namin? Paano ba? Kasi sabi nila, kailangan, di ba, pag paano tumansya ng malaki, kailangan pag didikitin yung kamay mo, tas tsaka mo bibilugin ganun. Malaki. Tingin, tingin. Malaki? Mas malaki pa dito laki. Eh. Malaki. Ang laki ng kamay mo. Hindi abot eh. Hindi abot ng ganun. Eh. Fairness naman. Oh, ikaw talaga. Siyempre nag-arti-artista ka na. At ang pinakabago mong proyekto, itong BL series. Ah, ito yung Bragais TV. Pinaka-bago ko itong sa Bragais, yung limited edition series. Yan. So, anong ginawa mo rito? Nakipaglaplapan ka sa mga lalaki? Ah, secret. Ayan, mapromo-promo na. For you to find out, guys. Alam niyo, manood kayo. Teka lang, first time mo ba mag-BL series? Hindi, actually, ang pinaka-original na galing ako sa BL. Siguro ilang BL na yung nasalihan ko. Pang-apat na to actually, pero talagang pinaka nag-boom ako sa Benex Gym. Kasama ko sila TJ at si Jerome Ponce. TJ okay. Marquez. Tapos dito, so sanay ka na makipag-eksena sa mga kapwa lalaki? Sanay na ako kasi yung role na binibigay sa akin lagi is parang third wheel. Or yung kumbaga pampagulo. I mean, pag may malungkot na isa, ako yung magko-comfort sa kanya. Parang ganun lagi yung role na na-chechempo sa akin. So, teka lang. Ang kasama mo dito, si Jom... Ang hilis din si Jomari. Kaya ano si Jomari? Hindi kami, ano... Hindi kami related ni Jom. Okay. Hindi naman kayo mag-jowa. Hindi naman din. Pero baka susama... Si Jomari ang hilis ang kasama mo, tsaka si Andrew Gan. Si Andrew. So, pareho mo sila natikman sa series. Parang ganun, ha? Pero depende. Ay, nako. So, ikaw yung ano pampagulo sa relationship nilang dalawa? Oo, ako. Okay, paano ka naghahanda bilang pang-apat mo na yan na ang eksena mo ay kapwa mo lalaki? Actually, kasi pag mas ano, naghinahanda ko yung sarili ko, ano, kinuklose ko sila. I mean, talagang ginagawa kong tropa, magkapatid kami. Para pag nasa set kami, wala nang ilangan. Kumbaga magtatawanan kami sa una kasi, parang pre, ano ba yan? Parang mga ganun, di ba? Pero pag nandun na kami sa set, pag trabaho na lang talaga kami. Okay. Kaya pala ganyan ang ginawa mo sa akin kahapon. Mas matindi pa naman dun, grabe ka naman. Hey Ron, ilan taong ka na? Parang nag-mature ka na ngayon. 22. Dati baby ka. 22 lang ako, 20 ako nung last interview ko sa'yo eh. 22 anyos ka lang ngayon. 22. Teka lang, kapag nag-BBL series, hindi ka ba naapektuhan, halimbawa sa mga masiselang eksena? Hindi naman kasi... Yung mga nag-isip para naapektuhan. Hindi, kasi yung mga role ko, hindi naman siya as in all out. I mean, may mga ano pa rin kami. Kumbaga ako kasi, sa part ko and sa mga managers ko, may restriction pa kaming sinusunod. So, hindi ako yung talagang, alam mo yung todo. Parang ganoon. So, nagpa-plaster ka? Hindi naman. Hindi kakayanin ng plaster yun. Ay, ako, ayan na. Ayan na siya. Anong kaya mong ipakita sa isang proyekto? Hanggang saan ang kaya mong ipakita? Siguro kaya ko ipakita yung buong katawan ko. Pero naka-boxer ako. Naka-boxer brief ako. Kaya ko magpabakat-bakat. Pero yung as in, wala. Hindi ko kaya. Yung katawan ko, kaya ko naman. Sample! Sa dami ng... Dati natanong ko na to, I'm sure. Na maraming mga bading na lumalapit sa'yo. Sa loob ng 2 taon na hindi tayo nagkita, pwera kahapon, na hindi ko naman natanong kahapon, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang in-offer sa'yo ng bading? Pagkatapos mong mag-guest sa WTFU 2 years ago. Ano ba? May mga iba-iba kasi. Pero kasi siguro yung hindi ko makakalimutan is yung parang dadalin daw nila ako sa ibang bansa. Tapos doon na daw ako mag-work, doon na daw ako mamuhay, ganyan-ganyan. Parang ganun. Saan bansa ka daw dadalin? Sa US.
Wow! Ang taray! Yes. Meron ka ng ano, pinaasa. Charot, meron ka ng sabi mo, sige game. Wala. Kasi alam, ayoko pumunta ng, ayoko mag-work sa US eh. Hindi ko naman alam yung life na para sa akin doon. Kumbaga, eh, bakasyon lang naman kung gusto mo. Oh, bakasyon, depende. Pwede naman, wala namang kaso. Ay, nako. O, sige, pag-open na yung Japan. Japan, yan! Okay. Ayan, tara. Very good yan. Abangan mo kapag nag-open na sa tourist ang Japan, ha? Sabihan mo ako. Charo! Naririnig ni Direk. Direk, Japan tayo, ha? Ha? Ano na? Naririnig ni Direk. Magja-Japan daw tayo. Magja-Japan? Oo. No, kasi Direk sa iba kanya dadalhin. Bye-bye tayo. Sa langit. Ako, Japan, si Direk sa langit ka dadalhin. Okay. Dahil dyan, ito, may mga questions lang ako na alam mo naman ito. Pero syempre, mga iba na to dahil ito ay yung pagbabalik. Okay? May girlfriend ka ba ngayon? Wala po. Wala. Nagka-girlfriend ka na ba? Oo naman. Dami na. Ba't wala kang girlfriend? Wala akong time. Ay. Busy. Bakit? Ayaw ko lang ng toxic, ayaw ko ng stress, ayaw ko ng problema. Busy ako. As in. Okay, naku, yung iba hindi ko sigurado. May bading na ba na nakapagpaligaya sa'yo? Kaibigan, oo. Kaibigan. Bakit ka nila paligaya? In what way? Kasi madami akong friends na mga gays, mga trans yan. So, mas pinipili ko sila as friends, yung relationship namin. Friendship talaga. So, para kahit lumalabas kami, minom, ganyan, nagchichill, masaya kami. Mas masaya sila kasama. Invite mo na sila sa iyong BL series at sa iyong mga social media accounts. So guys, this is Ron Angeles. Gusto ko kayong i-invite sa mga shows ko and sa mga BL series ko. First is the BXJ Forever. Now streaming sa upstream.ph and especially the limited edition the series sa Bragais TV on YouTube channel. And Love from the Past sa Net 25. And do follow me on my social media accounts. It's Ron Angeles po. And maraming salamat. Aasahan ko yung suporta nyo. Ayan. Maraming salamat naman sa'yo, Ron Angeles. At good luck sa iyong career. Maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, maraming salamat din. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, at Patreon. This is Mr. Frua Magandon!